Hello TV fam. So nandito tayo ngayon sa Walmart. Samahan nyo kami sa journey namin as we prepare to list our place. Para malaman natin kung will it be our time na makapag-upgrade ng ating life. ng ating life. So, bili lang tayo ng mga konting gamit para sa ganun, ma-showcase naman natin ng, at ma-present natin ng medyo maganda yung ating lugar pag nag-take na ng photos. Bagong furniture, i-manifest mo na na. Wow, talagang furniture kagad, wala pa nga yung lugar. Okay, we're gonna go up. Bukas kasi yung realty team na napili namin, meron silang tinatawag na consultant. So, i-assess niya yung lugar namin and magbibigay siya ng mga suggestion para maging presentable sa mga buyer ang aming lugar. So, in preparation, bili tayo ng mga matching na mga beddings para sa ganun medyo presentable. Diba, Clark? Kasi opo. 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 Wow. Uy, dami ng clearance, oh. Yung mga lawn chairs, yung mga naghahanap dyan, bili na kayo. Tayo sa bedding. This one, how much is this? 50, 49. Really? Is it queen? Oh, it's double. Yeah, for Clark. For kila Cal. Yeah, that works. Double sila, di ba? Mm-hmm. Ayun, no? $50 lang. Set na. Anong laman? May bed sheet? Ang kasama niya is comforter, standard pillow, flat sheet, a one double fitted sheet, at saka two standard pillowcase. Not bad. This is nice. Okay. Can I have hot toys? Sige, bili tayo ng towels. Pwede yung ganito. How much is this? 11? 12 bucks? 12 bucks? May kasama bang parang face towel yan? Parang maganda ba ang dark sa presentation ng ano, mga nakikita natin? Yung unahin mo muna yung kay Calvin. Banyo ni Cal? Yeah. So, dapat yun, isang towel, tsaka isang katerno niya na face towel na katabi. Hindi. Okay na yung mesa as is. Yun lang bed para make it more presentable. Ayan, yung mga ganito, oh. Okay ba sa'yo yung gantong color? Kuha tayo ito. Isang face towel. So, dapat tatlo siya, no? Baka naman sila na mag-provide yan sa staging. Hindi sila nag-stage. Eto. What is this? How do you like that?
Bakit ito mahal? Ano ba to? Double din to eh. Ba't yung... Price check muna lang muna. I know, find the price here. Ito naman sa master's bedroom. 120. Oh, 120 nga. Mag-isipan mo muna. Lagay mo muna dyan, tapos ikot tayo. Uy, meron din sila dito. Elongated seat. Oo, soft close. Palitan na rin natin. Meron pa dito. Ah, double ba yan? Oo, ano ibig sabihin ng ano? Double slash queen. Double or queen. Baka pwede. Ah, kaso dalawang pillow lang ang meron. Tsaka quilt lang siya. Wala siyang fitted sheet. Ito pala, meron pa yung option dito. Oh. Yan na po ang nabili natin. Nakakarami na po tayo. Bili na rin tayo ng sapatos ni Clark. Pang school niya. Oh. Ayan. Ayan. Sakto. Okay. Anong niyon? Ah, ito? Not this. Ano, no. Nagamit niya na yan. Nabili niya na yan. Rubber shoes. Ito ang ganito. Hmm? Pang school. Ay, not cool. I guess this one. I did. Okay. Meron is feet. This is the same size as yung, ano niya. Ano? 7 kasi yung existing niya. Yan yung parang makawiyan na yung size niya na may allowance. Okay, medyo nakakarami na tayo kaya magbabayad na tayo. Ay, nakarating na tayo sa bahay. So, mag-aayos na tayo. Lagay na natin itong bago nating tinatawag nila sa Walmart na bed in a bag. So may kasama siyang comforter, may ganoon siyang kasamang apat na pillowcase and then isang fitted sheet. So lagay na natin to para makita natin kung ano magiging itsura. TV fam, so hindi na tayo nakapag-vlog pa kagabi. Naging busy. Pero pakita ko sa inyo yung binili nating bed set or bedding set galing sa Walmart na nagkataon lang is naka-sale siya. So yan na ang magiging itsura ng bed setup natin, no? Yan. So yung kwarto na isa, binilan din natin ng samot ganyan para at least maging attractive in a sense pagka nag-showing na tayo. Sana lang wala tayong ma-encounter na problem. Ang pinaka-goal kasi natin is mabenta natin or magkaroon na tayo ng confirmed interest dito sa ating place. Para sa ganun, mas more comfortable tayo to make an offer sa potential property. Sa labas naman, nagpunta na dito kanina yung parang consultant nung realtor. Yung consultant na yun, nagpo-provide lang siya ng guidance as to paano namin i-arrange yung bahay para sa ganun, mas maging pleasing and attractive siya sa mga potential buyer. So, ang pinaka rule of thumb pala nila is anything na nasa floor dapat tanggalin. Tsaka anything na nasa top shelf, kailangan din tanggalin. So, binigyan na kami kanina ng mga boxes para ipack yung gamit in preparation sa gagawing photoshoot
mag-photoshoot talaga eh. Yun, para sa ganun, malagay nila sa brochure, maipost nila ng maayos, at maging presidentable siya pagka pinost yung photo and video online. Maybe just an empty bowl. Yeah, to be here. Yeah. You told me to like leave it as is. So yeah, for sure. No, for sure. If you don't mind, I do take photos for my own reference. So then, if in case you do have questions, you're more than welcome to give me a call. Sounds and good. I can yeah. pull up the pictures and kind of remember okay. what's everywhere. Okay. But yeah, so for in here, just paper over top of the photos if you still want to keep the frames up. Okay. And then just clear it off here with just maybe just the bowl. Are we? Oh, we're gonna be removing that. Are we like? How are we putting? Are we just kind of like storing them for now? Is that what we're doing? Yeah. Trying to find little crevices. Fair game. Okay. Closets, cabinets, vanities, fair game for storage. So if you're able to fit as much in there as possible, that's fine. Okay. Yeah. You got too excited. So I know, I'm so sorry. Sorry about that. But no, it's okay. This stuff like along the sides here. Yeah, that will be out as well. Okay. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Oh no. Okay. So with regards to the schedule, when do you think we can schedule like the photo, video, and the Should I ask the photographer, because usually we work from 9 to 5, the earliest you could do is Tuesday. Okay. Yeah, the earlier the better. Just let me know so we can get this. For sure. Should we not just leave the AC on, or? I mean, is it on right now? No, it's not, because it's okay. Cold, still cold outside. Yeah. It's blowing cold here. I've worked in like 50 degree weather. Okay, whatever. So whatever works. Okay. Yeah, I mean, if you'd rather it to be there, fine. Gotcha. I mean, people are gonna have. All right. Yeah. Okay, sounds good. So we're gonna be packing the stuff, putting it in. And so ito yung box na binigay sa atin for packing. No. And ang kagandahan nito, meron ng gantong label. Oh. Pwede mo siyang ilagay, dalhin sa living room. Pagka i-unpack mo na. Kung saan mo siya ibalak ipa-drop off kung mag-hire ka ng moving company. Yan. Magandang labeling system yan. Anyway, balik na tayo sa pag-papack ng box natin. So sabi nila, dapat lahat daw ng mga photos, yan, dapat tanggalin. Kasi daw dapat ang feel daw dapat is parang Airbnb na pwede nilang makita yung sarili nila doon sa, dito, sa property. Good morning, TV fam. So, medyo madami-dami na rin tayong na-accomplish. Pansin nyo, ito na yung dalawang box. So, okay na yan. Naglinis na rin tayo ng aquarium. So, at least, that's cleared. Yung mga photo, nalagyan na rin natin ng paper. Yung picture para we don't have to pull them down immediately, no, para doon sa photo. And then naglagay na rin tayo ng message, no, if in case para sa potential open house. Ayan, ito na yung mga ibang boxes natin. Ayan, madami kasing laman tong kitchen eh, pero at least nabakante na siya dito. Ayan, medyo malinis na. Medyo clear na yung counter. Wala na rin laman yung mga nasa taas to make it look neat. Yung taas ng ref natin, wala na rin laman. And then, a few more things na kailangan natin tidy up. And then, I guess, medyo okay na tayo dito sa area na to. Nag-bouse na rin tayo ng mga damit. And then, yeah. So, tuloy-tuloy pa rin ang ating process. And today nga, since it's again another Saturday, mag-iikot tayo ulit later on sa Richmond to see kung ano pa yung mga bagong listing na lumabas dito sa Richmond. Yung mga na-comment nyo nga pala sa last video natin, maraming salamat. Alam ko marami sa inyo nagustuhan yung I think house number 4. Kami din, gusto din namin yun. But unfortunately, no, meron tinanggap na offer na siya.
yung seller na walang condition doon sa sale. Kami kasi may condition dahil nga we need to sell our property first before we can fully pay yung seller. Pero meron nag-offer na walang ganung condition, so I guess yun yung mga pina-prioritize nila as of the moment. So kami, yung goal namin ngayon is really tapusin natin yung pag-aayos dito sa bahay and then malist natin and then makakuha ng firm offer. After natin makakuha ng firm offer, then at least mas malaki na yung chance natin na pwedeng matanggap yung mga potential future offers natin kung meron man tayong mapili, at sana meron nga dito sa Richmond. So maybe pag-usapan natin yung few things na ginawa namin apart doon sa pagpe-prepare nitong place namin. Ano pa ba yung mga kailangan mong gawin para na sa ganun is maging successful ka sa, number one, pag-engage ng tamang real estate brokerage company, and then ano ba yung mga steps pa na kinuha namin o ginawa namin para na sa ganun is ma-assure natin na makakuha tayo ng magandang rate. So, isa sa mga ginawa namin, nag-shopping kami ng mortgage broker. Napaka-importante niyan kasi dyan manggagaling yung actual value na pwede mong ma-offer based doon sa income and capacity na meron kayo. So, ang ginawa namin is without knowing anyone, kasi before yung real estate brokerage company, nag-provide sila. Nagpo-provide naman talaga sila ng brokers where i-assess nila kung anong pwede mong ma-purchase as a property based on your income. Pero sa ngayon kasi, medyo nalaman ko lang naman recently na pwede ka palang mag-shop, no? Na pwede mong alamin paano ba nila, number one, makukuha yung mga rates na nakukuha sa'yo. Meron pala yung mga different types na pwede silang kumita. So, yun kasi yung pinaka-goal natin malaman eh. Paano sila kumikita doon sa deal? Is it because yung bank ang nagpa-provide sila ng commission? Any client na pwede nilang mailagay? Or yung iba naman kumikita based doon sa transaction? So, meron silang patong doon sa percentage na binibigay sa'yo as part of the computation. And then, yun yung parang nagiging income nila, which is being divided on a monthly basis. Depende sa arrangement nila, no? So, nag-shop ako dito sa Richmond. Nag-Google lang ako, no? Tinight natin, top mortgage brokers in Richmond. Kaya ako pinili kasi dito sa Richmond, alam nila, more or less, yung number one, familiar sila sa area. And second, gusto kong magkaroon ng feedback, makuha yung mga feedback ng mga naging kliyente nila dito sa Richmond. So, naglista, no? Si Google naman, naglilista yan ng mga pwede mong makontakt, and then pwede mo siya lang isort as to yung number of stars na rating, number of reviews, and then dun ko binase yung mga options na pwede nating ma-engage. So, nag-engage ako, I think, top 4 dito sa area namin. And surprisingly, iba-iba sila din ng proposal. Yung iba, based sa computation nila, they're offering a certain amount. And then when I compare it doon sa iba, mas mababa yung amount. So, ang ginawa ko, after kong i-engage yung 4 na mortgage broker dito sa Richmond, binigay nila sa akin yung mga monthly mortgage na pwede kong ma-spend based doon sa tina-target ko na purchase value or property value. And then, in-average ko pa yun para makuha ko more or less yung monthly na makukuha ko, kasi hindi pa naman actual talaga yun eh. At ngayon nga, makikita natin, madami ngayong sinyales na bumababa yung interest rates. Nakakuha ako ng average noon. Pagkakuha ng average, kinumpare ko sino yung pinakamalapit, and then dun ako nag-lean towards as to further explore kung ano ba talaga yung pwede niyang ma-offer. And then, number one na kailangan mong tignan dyan is gano'ng kabilis nagre-respond yung mortgage broker sa'yo. Kasi kung meron ka mga urgent na questions na kailangan mong malaman, it's good
practice and good to know na mortgage broker na ma-select mo is very responsive. Nang sa ganun, hindi ka madedelay sa mga decision-making processes. I'm very happy ngayon, I think, and tinanong ko din naman si Joy sa opinion niya dito na itong mortgage broker na in-engage namin is very responsive. Pag mayroon akong question na binibigay, talagang nagko-conduct pa siya ng actual research and sinesend niya via email, which is a good sign. So, honest at saka being transparent, napaka-importante niyan. Kapareho nung sinabi niya, mayroon siya mga other options na I think would best fit ng capacity namin. So, nagbibigay siya ng options, sabi niya, kahit nakikita ako dito ng mas maliit, I just want you to be aware na mayroong gandong option na pwede niyo makonsider. So, another point yan. That's one thing that gusto ko sanang ma-encourage kayo is makapag-shopping kayo ng mga mortgage broker. Don't stick to one. Maghanap kayo kung ano yung magbe-best fit sa need nyo. Nang sa ganun, magawa nyo yung kailangan nyong gawin at makapag-decide kayo ng maayos dahil hindi biro na you know, bumili ng property, lalo na kung magbenta ka at bumili ka. Dapat they're very well-versed at meron silang experience sa mga ganong klaseng transaction. So yun. Next tip na rin dyan is, nag-install kami, we're using two apps. Ang app na primary na ginagamit namin is Zolo. So download na yan, nag-work yan dito sa, you know, sa Canada, and then meron din tinatawag na app na Zillow. So, yung mga real estate listings, doon usually ina-upload. And then kami, we get notifications doon sa criteria na sinet namin. Let's say, ang area is dito sa Richmond. And then, ang price range is, let's say, from 500 up to a million. Pwede mong ilagay yan, tapos lagi kang bibigyan ng feed niya ng mga new listings dito sa area. Meron din silang initial computation as to kung magda-down payment ka ng 20%, magkano yung magiging monthly mo based on the rates na pinipresent nila doon. So, very helpful and very informative yung paggamit ng mga ganyang klaseng app. And then lastly, yung pagpili ng actual real estate company na kailangan nyong engage. So far, ang standard kasi, although they call it na standard, no, hindi naman siya sinasabing fixed na kailangan yan yung kailangan mong i-follow. Two things lang kailangan nyo sanang malaman, hindi necessarily na dapat pareho yung agent na gamitin nyo sa pagbili at saka sa pagbenta. Kasi nga, most often than not, each real estate agent kasi meron yung mga parang specialty na tinatawag. May iba dyan na magaling magbenta, may iba dyan na magaling bumili. Pero isa kasing advantage din na kinoconsider namin is yung timing. So, we went with yung chosen na real estate agent namin. Siya yung usual, actually tumulong sa amin bumili ng property na to. And then, ngayon, tinutulungan niya kami to sell and buy. One advantage naman, pagka namili ka lang ng isa, is that advantage din is yung coordination at yung timing nung pagbili at pagbenta mo. So, ibig sabihin, kung halimbawa, binibenta niya yung property mo, alam niya yung details na kung in terms of like timing, kailan siya mako-close, and then pwede niya kagad ma-inform yung potential seller na gusto mong bili naman yung property. Na ganito yung timing namin, nag-work ba yan sa'yo? Kasi importante dyan yung coordination. Pag hindi well-coordinated at well-informed yung seller, usually dyan nagkakaroon ng problema. One thing to note lang pala is yung percentage kasi pag nagbibenta ka, meron yung standard commission na rates or percentage. Ang rule of thumb nila is first 100,000, 7%, and then the balance after 100,000 would be 2.5%. Pero one thing to note is that although sinasabi nilang standard yan, it doesn't necessarily mean na pwedeng, hindi mo siya pwedeng inegotiate. Pwedeng mo siyang inegotiate. Lalo na ngayon na napaka-slow ng market, maraming realtors ang nagko-compete actually to get your business. Meron kami nakita, although hindi namin further in-explore, kasi nga we're more on the timing, may mga realtors dyan na nag-o-offer ng
7% on the first 100, and then may the rest is 1%. Meron dyan nag-offer na straight 3%. So, pabago-bago. Iba-iba. Kaya, it's good na dapat mag-do your research, do your due diligence, na mag-search lang kayo sa Google. Or even, you know, pwede kayo magtanong si ChatGPT. Diba? Pinag-usapan natin on this vlog about automation. Ginagamit ko pa rin siya up to date, no? Ano yung mga tips and tricks, strategy, pwede ba itong gawin, meron bang mga realtors na nag-accept ng mga ganitong klaseng deal? Lahat yan, nasasagot niya. At least, nagkakaroon ko ng idea as to ano ba talaga nangyayari sa labas, di ba? That way, you could use that, no? As a leverage mo pag nag-negotiate ka sa sarili mong realtor. So, again, another tip, no, na sana na maging helpful sa inyo as you do your own search ng susunod nyong bahay or your first home dito sa Canada. So, kung nakaabot kayo sa parte ng video na to, maraming salamat. Kung hindi pa kayo subscriber ng aming channel, click nyo na yung subscribe button, yung notification bell, pati na rin mag-comment down below kayo kung ano pa yung gusto nyong makita dito sa channel natin. So hanggang sa muli, paalam!